Magandang araw po, Doc Willy to. Ang topic natin mahalaga. Ang alak, bawal isabay sa mga gamot. Okay? Hindi naman 100%, pero para sa akin, kung marami kayong iniinom na gamot, ingat sa pag-inom ng alak, o mas maganda, iwas na lang sa alak. Merong mga deadly combination na pag yung alak, sinabay mo sa gamot, pwedeng makamatay. Okay? Hindi po to biro. Karamihan, maraming Pilipino uminom ng alak. Palagay natin, more than 50%, di ba? Painom-inom. Yung iba, baliwala sa kanila, uminom ng beer, uminom ng alak. Tapos, sasabayan nila ng pag-inom ng mga tableta nila, di ba? Maintenance medicines. Ito po yung mga bawal ipagsabay sa alak. Number one, kung umiinom ng alak, hindi pwede isabay sa mga tinatawag na pamparelax na gamot. Ano itong pamparelax? Ito yung mga Valium, very common to, mga diazepam, yung mga may pam, may loraz. Itong mga very common, bromazepam, Valium, pamparelax, pampakalma. Minsan ina-abuse to, binibenta rin to. Ginagawang, hindi naman siya illegal drugs, pero prescription drugs kasi siya namin. Ang mangyayari kasi, itong mga pamparelax na gamot, itong benzodiazepine, mga Valium, pinapakalma ka niya. Okay naman siya mag-isa. Pinapakalma, pinapabagal yung paghinga mo. Ang problema, yung alak, ganun din po, depressant din siya. Nakarelax din siya, nakabagal din ang hininga mo. Kaya pag sinabay mo yung alak at yung mga diazepam, mga Valium, doon, 5 times mas namamatay ang tao. Proven na yan. At yung mga na-hospital dahil sa alak, kadalasan sinasabay. Yan. Gamot at alak, dyan namamatay. Napaparelax yung utak natin, yung mga nerves natin, at yung iba nakokomatose, hindi na gumigising. At humihina din yung immune system natin. Ha? So, hindi po pwede pinagsasabay. Number 2, bawal din ipagsabay yung alak sa mga tinatawag natin na opiates or matatapang na painkillers. Ito yung mga pain, hindi to ordinaryng mefenapic acid. Ito yung mga minsan pang-cancer na to or ina-abuse ito ginagawang pang-abuse. Yung mga opiates tulad ng Oxycontin, ito yung mga brands, Vicodin, Hydrocodone, na nagpapadepress din ng nerves natin, central nervous system. Kaya bumabagal yung hinga. Napapabagal yung hinga. Nawawala yung sakit ng cancer patients pero bumabagal yung hinga nila. Sasabayan mo ng alak, baka hindi na huminga. Okay? 22% ng prescription painkiller death ay konektado sa alcohol. Ito sa Amerika to. Pero sa Pilipinas, ganun din yan. So, mga Valium, bawal isabay sa alak. Ito mga matitinding pain reliever, bawal din. Number 3, ito very common. Antidepressant, tsaka alak, hindi pwede pagsabay. Maraming kababayan natin, depressed, nabibigyan ng antidepressant. Ito yung mga very common. Prozac, mga Zoloft, mga Xanax. Very common to . Basta antidepressant na nga pag sinabay mo sa alak, may masamang kombinasyon. Palagay natin, naka-antidepressant ka, depressed ka. Tapos, siyempre, malungkot ka, gusto mo pa uminom ng alak. Pag uminom ka, kunwari, ng isang boteng beer, ang tama sa'yo, 2 boteng beer. Pag uminom ka ng 4 na boteng beer, ang tama sa'yo, feeling mo, 8 boteng beer. Dodoble. Dodoble ang epekto. Ano nangyayari pag pinagsabay? May nahihilo, may nakukumbulsyon, may nakukonfuse, at may nakukomatose. Kaya bawal po. Ha? Number 4, ito naman, pagkabaliktaran, alak pinagsabay sa stimulant. Hindi na yung antidepressant, yung stimulant naman, nagpapastimulate. Tulad ng mga, ito kasi mga brand na sample to sa Amerika, pero palagay ko sa Pilipinas, baka ibang brand din. Mga Ritalin, Adderall, ito yung mga bawal na, yung mga speed, meth, cocaine, pinagbabawal na gamot to. Pag pinagsabay mo yung pampa-up na stimulant sa alak na pampa-down, merong pampa-up, merong pampa-down, nagugulo yung katawan. Nagugulo.
So hindi mo gano'n nararamdaman yung epekto nung alak eh. Kasi may pang-up sa'yo, may pang-down, kala mo okay ka. Pero pag pinagsabay mo, pwedeng atakihin sa puso. Cardiovascular toxicity, lalo na pag cocaine and alcohol, doon. Doon na mamatay pag pinaghahalo-halo. Number 5 na mas maganda wag isabay sa alak ay yung birth control pills ng mga babaeng ayaw mabuntis. Alam ko maraming babae naka-pills. Pero pag sinabay mo sa alak, ganun din mangyari. Mas lasing ka kaysa sa ordinary. Pag uminom ka ng alak tapos naka-pills ka, doble ang pagkalasing, mabilis malasing, at yung alak hindi nalalabas sa katawan agad-agad. Tumatagal. Bakit? Kasi yung pills kailangan dumaan sa katawan natin eh, para ma-metabolize eh. Yung alak, ganun din, dadaan din sa katawan natin. So, nahihirapan yung katawan natin. May pills na, may alak pa. Kaya, lasing na lasing. At minsan nawawala ng epekto yung pills. Number 6 na ayaw natin combination, yung mga over-the-counter medicines, tsaka alak, hindi rin pwede pagsabay-sabayin, ha? Oo. Palagyan natin, uminom ka ng alak, tapos uminom ka ng paracetamol. O, paracetamol lang. Ang paracetamol, safe naman yan sa lagnat, sa konting sakit sa katawan. Pero, ang sobrang paracetamol, common to ma-overdose eh. Kasi nga, madali mabili, nakasira ng atay, nakaka-liver failure. So, paracetamol, dumadaan sa atay yan. Iinom ka ng alak, dadaan din sa atay yan. Mangyayari parang magta-traffic yan. Magta-traffic yung katawan mo ito. May model ako, ito yung atay. So, pag uminom ka ng alak, kailangan tutunawin. Hindi naman talaga tunaw. Mini-metabolizing. Parang bago lumabas sa katawan, dadaan muna sa atay. Siya ang magbabago ng chemical. Ay, yung paracetamol, dumadaan din dito. So, magta-traffic dito. So, ang mangyari, dahil traffic dito, mag-iipon siya, tataas yung alcohol sa katawan mo. Tataas din yung paracetamol level. Pwede ka ma-overdose. Overdose ka na sa alak, overdose ka sa paracetamol, pero yung iniinom mo at iniinom mong tableta, halos konti-konti, pero pag pinagsama, tataas. Kaya bawal nga uminom ng alak. Ganun kasimple. Sleeping pills, pampatulog. Diba? Gusto mo makatulog, pamparelax, sabayan pa ng alak, baka di na magising. Diba? Yan ang problema. Hindi talaga magigising. Nag-sleeping pills ka na. Sedative na. Tapos sabayan pa ng alak, babagsak yung blood pressure, hindi ka hihinga, hindi na magigising, hindi na makakahinga, mamatay. Okay? At may konting warning din sa pag-inom ng statin or yung pampababa ng cholesterol. Ayon sa isang Harvard study, pag uminom ka na pang cholesterol, yung statin, at sinabay mo sa alak, medyo tataas din yung risk ng liver problem. So, meron din konting risk sa liver problem. Hindi naman agad-agad, no? Pero may risk. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, kung marami kayo iniinom na gamot sa puso, sa cholesterol, sa antidepressant, o mga pamparelax, pampatulog, para sa akin, huwag na lang uminom ng alak. Okay, mas safe talaga, tigil mo na yung alak. Kasi, una-una yung alak, nakasira ng tiyan. Nakaka-cancer din yung alak. Yes, nakaka-cancer yung alak. So, ano pang hindi mo na kailangan isabay eh. Bakit yung iba sasabihin mo, Doc, ba't yung iba nagagawa naman nila? Uminom ng alak, tapos may maintenance, bali wala. Yung ganoon, palagay ko, hindi pa umaabot sa overdose level. Palagay natin, uminom siya 2 beer, tapos meron siya konting tableta, o meron siyang antidepressant, konti. Kunwari, mababa pang dose ng antidepressant niya, yung beer niya, mga 2 lang, o isang red wine, 2 red wine, baka kakayanin pa ng katawan. Oo. Pero delikado yun. Ayaw natin isugal yung buhay ninyo. Pero mas malakas na epekto nung 2 beer, parang 4 na yun. Ngayon, kung ginawa niya yung 2, ginawa niya 4 na boteng beer, tapos yung gamot niya, tinaas nung doktor yung dosis, kung nagsama-sama yun, eh, doon po deadly. Okay? So, wag na tayo magsapalaran. Pag meron kayo ininom na gamot, iwas na lang sa alak. Okay? So, hindi siya basta-basta. Wag nyo isipin, alak lang yan, baliwala yan. Ah, hindi po maganda. Maraming sakit ang pwede mapuntahan dahil sa alak. Yung sa
Una-una yung sa utak, nagkaka-dementia. Pag sobrang alak, makakalimot, malalasing, iba natutumba. Sobrang alak, papangit yung mukha mo, magkaka-wrinkles, di ba? Na namumutla. Nagkaka-liver problem, liver cirrhosis, sobrang alak, nabababad yung atay. Tapos yung tiyan din, magagasgas sa sobrang alak. So, ang dami talagang deadly, di ba? Sasabihin niyo, ba't hindi tinatanggal sa merkado? Eh, minsan kasi pagpakonti-konti, pwede. Eh, para sa akin, wag na lang. Kasi kung mag-uumpisa kayo ng mga moderate drinking, yung mga one shot, two shot, eh paano kung magka-problema kayo bigla? Sana ikaw minum na pakonti-konti, inaway ka ng misis mo, iniwan ka ng misis mo, yung dalawang beer mo, gagawin mong 10 beer yan. Paano? Nasubukan mo na yung konti. At delikado rin yan sa mga drunk driving. Nagda-drive, may alak, makakabangga tayo, makakamatay tayo. Alak din, mawawalan ka ng control sa sarili mo, kaya maraming saksakan, suntukan, patayan, barilan, nakainom din ng alak. Yun po. So, ingat po sa mga combination ng alak at gamot. God bless po.